ano, ano po ba ang mga defective contract kong MIGS? So, ito yung narinig nyo na kanina, diba? Yung voidable, kanina. Kanina, marami tayong itang voidable. Meron unenforceable contracts. And meron tayong void contracts and itong mga resistible contracts. Ito yung apat. May na-miss out ba ako? Tama, apat yan. Apat lang yan. Resistible, void, unenforceable, and voidable contracts. Alright. Kuya Mark, resistible contracts. Yung resistible contract, actually, that's a valid contract. But it caused economic damage to the parties or to third person. Yun ang tinatawag na resistible contracts. For example, yung property na yan is under the custody ng korte kasi naka-attach yan sa isang kaso, tapos binenta without the authority of the court. So that is the considered resistible contract. Validly entered, but yung contract na yan, it may affect economic damage to the parties, third person, or fraud to creditors. Yun ang tinatawag na resistible contracts. Voidable contracts, kay Mark. Ang voidable contracts, valid until declared annulled by the court. Valid ang kontrata na yan, except if it is annulled by the court or declared annulled by the court. Bakit naging annulled by the court yan? Kasi the consent was vitiated. It means the consent was not freely given, independently given, but the consent was given through mistake, through violence, through fraud, through intimidation and due influence. Yun. So maging voidable ang contract or annullable ang contract. Unenforceable contract, definition of terms to ha? Yes. Ano ibig sabihin nun? Ang unenforceable contract, valid, ang contract valid but it cannot be enforced sa court. Bakit hindi ba enforced? Kasi yung nakapirma, walang authority ng kanyang principal. For example, wala siyang SPA. Sabi niya, nakapirma siya sa deed of sale ng lupa na yan. Pero wala siyang SPA, hindi siya authorized to sign the contract. So yan, void, unenforceable. Or second, yung both parties are incapacitated to enter into a contract. So, in that case, maging unenforceable ang contract. Kanina, voidable. Ngayon, void. Magkaiba ba yun? Iba yung void. I think si Attorney Migs ang sasagot. What do you mean by void contracts? Kapag minahal ka at hindi ka mahal. Joke lang. Ganun ba yun? Hindi. Ito yung void. Ito parang from the beginning, in existence siya. From the beginning, hindi talaga pwede. Bakit? Kasi ito na yung sinabi ko kanina. Once ang pinag-usapan nyo ay contrary to law, morals, good custom, public order, public policy, then void from the beginning siya. Kahit na meron yan essential requisite. Ano yung pinaka anong example na to? Itong mga pag may drugs involved, yan, then usually yan mga void contracts or mga, ito, so, dahil uso naman itong kasal, yan sinasabi ko yung Mark kanina, diba? Bawal mong pilitin ang isang tao, pakasal, mga ganyan. Void yan, kaya diba, nagkakaroon tayo ng void from the beginning yung kasal pag pinilit at pag magkaroon ng mga kalokohan siya. Oh, tama yan. Kasi ang sabi ng void contract, void from the very beginning. For example, yung contrary to law, morals, good custom, public order, public policy, yung mga fictitious contract, yung mga imaginary contracts. May mga ganun, imaginary contract or yung object of the contract is outside the commerce of man. For example, binenta ko ang hangin na inamoy mo, MJ. Bayaran mo ako kasi itong hangin na yan sa akin to. For example, ganun, outside the commerce of man. So it means that contract of sale is void. Yun yan. So, against contrary to law. For example, nagbenta ka ng mga illegal na mga object. Like, for example, drugs, mga ganun. That is contrary to law. So, the contract is void from the very beginning.